po, hirap dun. Ayaw tanggapin sa kausapin nito sa katanawan. Bakit po? Ayaw nilang magpun at magawarante daw. Ay. Papagkakulan yung ilaw. Ay, papatid ko na rin idol ang makina. Oo. Kurang sense to na tinanggal ko lang yung kon. Tinanggal ko lang sa halot, tinanggal ko. Traffic. Galing ano mo? Galing sa Narciso. Saan may papunta sa Andres? Oo. Aboundary. Oo. Saan Andres? And yun, so ayaw gawin sa iba, gawin natin, lagyan na natin ng headlight switch. So sa paglalagay ng headlight switch, kagandahan ng mga boss, hindi mapupundi yung headlight bulb. Tapos kahit sabihin na automatic headlight on required, problema minsan hindi kayang i-handle ni regulator yung kuryente. Minsan talaga nag-a-fluctuate kaya yun, napupundi yung bumbilya. So, yun, ang ginagawa natin dito, pinapalitan natin ng headlight switch. Ngayon, kapag sa ganitong model, o yung decals niya mga boss ganito, meron siyang kick lang ito mga boss, magpapalit tayo ng cable. Throttle cable at handle switch, yun yung papalitan. Pero kung electric start, handle switch lang. Magkaiba kasi yung cable ng kickstart at saka yung throttle cable ng electric start. So dito nga mga boss, itong ganitong decals ay kickstart yung lumabas. Kaya yon, ang gagawin natin dito, nagpapalit na ako rito ng kanyang cable. And yon, doon sa mga naghahanap ng cable, meron na tayo niyan pang electric start. Pero yung pang kick, wala pa tayo mga boss. Basta meron tayong pang electric start na gasoline cable ni Baraco 3. And yun, ikabit na nga natin yung headlight switch doon sa kanyang handlebar ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano natin kinakabit yung binibenta ko na handle switch na plug and play na yan mga boss. May bubunutin lang tayo tapos susuksok natin. So ganong kabilis, wala nang putol-putol lang wires. Yon, ito, ipapakita ko sa inyo mga boss, doon sa hindi pa nakakaalam, yan, kung paano natin ginagawa. Pero marami na tayo mga tutorial mga boss, B2, 2022, 23 model, parehas lang yan kay B3, ng pagkakabit ng headlight switch mga boss. Dito sa white socket, bunutin natin yung kulay pula. Yung kulay pula mga boss, yan ay doon sa dashboard. So, isinasama na natin para hindi nakailaw kapag araw. So kulay pula mga boss, binunot natin doon sa male white socket. Tapos ito namang bubunutin natin dito, yung kulay yellow. Galing yan mga boss doon sa handle switch kaliwa. High and low yung doon sa may papuntang high and low yan mga boss. So yon, nabunot natin yung kulay dilaw. Kulay dilaw yan mga boss ano, sa male green socket. Tapos bubunutin natin doon sa female green socket, yung kulay dilaw pa rin. Yan, yan naman doon sa, yan yung pinaang galing sa regulator mga boss, yung anong yun, yung wire doon sa harness yun mga boss, binunot. So pagsasamahin natin yung dilaw at sa kulay pula na wire na binunot natin. Tapos doon sa binibenta ko mga boss, meron ng isusuksok lang dyan. Meron dyang sakit ulit mga boss, yung pinaang case. Yan, bubunutin natin. So, ito. Suksok lang natin mga boss, ano? Yan, yung dilaw sa apula. Lalagay natin doon sa male na sakit.
Di ba? Ayan, ganyan mga boss. Oh, nakasuksok na. Tapos, yung isa naman, kulay yellow ang kukuhain natin mga boss. So, yung dilaw, meron ding nakaabang yon doon sa binibenta natin. Susuksok nyo lang mga boss. So, ganun lang yung gagawin. Tapos na yon. Wala na tayong pinutol na wire. Binunot lang natin, tapos sinuksok. Tapos na. Parang orig din kung tingnan. So, minodified man natin pero wala tayong pinutol na wires. So, ito, babalik na natin yung mga socket na pinagbunutan natin. At okay na yan. Okay na yung headlight niya mga boss. Meron na switch. So, ito na yung kanyang finished product. Ayan. On and off. Okay na yan. So, meron na switch si Barako 3. Same din lang yan sa Barako to mga boss. So, ito, marami tayo niyang available na switch. Modified original headlight switch ng Barako 2 and Barako 3. So, dito naman, check natin yung RPM. So, yung RPM, mga boss, bigla raw itong parang kinakapos. So, ito, napakababa nung adjust. Sa ganitong mababang adjust, medyo malakas yung batak. Kung saan, kulang kasi sa hangin. Mas malakas yan sa gas, mga boss. So, i-adjust lang natin ang paluwag para tumaas yung minor. So, pag niluwagan natin, magiging lean naman, lean. Pero, doon tayo sa adjust na sa 1.7 tayo mga boss. 1.6 to 1.7 kapag ganitong kickstart. Hindi to pwedeng mapababa mga boss kasi ang hirap nito. Babackfire to. Pumapaltik to ang lakas. Kapag ka sipa nyo tapos hindi umandar. Yun ang nangyayari. Ang hirap niya pa-startin. Namimitik talaga to. Napakalakas. Nasubukan ko na to mga boss. Kaya kapag ka ito inapasobra ng adjust, kailangan nasa tiyempo yung sipa. And yun, i-adjust na natin mga boss. Halos ang ikot na. One complete turns na yung ginawa natin. Medyo mababa pa rin. So, konti na lang. Tapos, adjust natin ng konti. Yan, makukuha rin natin yun mga boss. Dapat talaga pumatak lang yan ng 1.7 or 1.6 RPM. Hindi na pwedeng mas mababa pa dun. Kasi yun nga, kickstart mga boss. Tandaan lagi, kickstart. Mas mataas yung minor. Hindi pwedeng mas mababa at lalo kayong babackfire niyan. Malakas bumackfire yan. So, ayan. Okay na. Dito naman sa kanyang taillight. So, sa taillight, syempre, bagong-bago. Bamaklasin na natin para hindi magka-problema sa mga susunod na panahon. Kasi kapag ka nag-carwash or naulanan, nagkakaroon ng corrosion yung kanyang bolt. So, kapag yung kanyang bolt ay nagkaroon ng corrosion, nagkakakalawang, napakahirap na niyan tanggalin kasi sobrang higpit. So, mapapansin yung mga boss, pumipitik pa yan pagka niluluagan. Napaka-tigas. Eh, walang lubricant. Kaya yun, wala man lang. Kasi bago nga yung tornilyo, hindi na lang isan. Eh, buti ko hindi kinakalawang. Kaya, mahihirapan kayo kapag kaya na ay nag-stack up. Sa mga stack up naman mga boss, madali lang yan tinatanggal dito. May mga pantanggal tayo dito nyan. So, doon sa mga nagtanong sa akin mga boss kung paano tanggalin, meron tayong special tools mga boss para makuha natin yung nut na nai-stack up. Kasi kapag ka nga mistak ang mga boss yung nut na nasa stoplight, naka-mount yan doon sa plastic lang. Kaya natatalo yung plastic, umiikot. So yun yung iniiwasan nating masira yung stoplight assembly. Kaya ginagawa natin yan. So ito na lang isa na, ibabalik na natin. Ganun lang yung ginagawa natin kasi ito naman, natanggal na raw ni bossing yung one-way valve sa anabutasan na yung banjo bolt. So okay na ito. I-reset na lang natin para isang puntahan na lang dito sa atin. So ayun, reset naman. Sa pag-reset, napakabilis.
Ayun, tapos nang i-reset. Okay na lahat. At syempre, testing na. Uwi na ito. So, ang ginawa natin, headlight switch, reset, at yung kanyang stoplight ay inayos natin, nilagyan natin ng lubricant. So, ayan mga boss, yan ang nga yung kulay asul. Yan yung huling labas ng kulay blue na Barak O3. So, ayan nga, pauwi na si Bossing. Medyo malayo-layo pa, parang 80 kilometers yung kanyang biniyahe papunta rito. So, napalta naman natin ang headlight switch. Nagawa na naman natin yung iba. So, sa ganito nga pala, na-reset na natin, naayos na natin yung pwedeng mga gawin. Ang gasolina na lang mga boss ang pwede nyong baguhin. Ihahanap nyo ng maganda-gandang gasolina kasi minsan pag sa buti-buti mahina rin ang performance ng Barak O3. Kailangan ay yung magandang gasolina yung isasalin. Malayo-layo pa. Sige po.